Hindi naman bababa sa 124 na bihag ang nakalaya na mula sa kamay ng mga rebeldeng MNLF. Naging madamdamin po ang pagsalubong sa mga bihag ng kanilang kaanak. Live mula roon sa Zamboanga City, Mary Ford, si Sandra Ganado-Sanz. Joseph, kahit paano ay may ilang pamilya na makakatulog na mahimbing ngayong gabi. Paano kasi nasa 150 na yung total number of hostages released at 117 dyan ay napalaya lamang simula kagabi. Makalipas ang mahigit isang linggo ng bakbakan sa Zamboanga City, mahigit 100 sibilyan na ang nakalaya mula sa kamay ng mga rebeldeng MNLF. Kaya nang masagap ang magandang balitang ito, dali-daling napasugod sa Camp Batalya ang ilang residente. Dala ang litrato ng kanilang mga mahal sa buhay at nagbabaka sakaling kasama sila sa mga nakalaya. Ang babaeng ito, hinahanap ang kanyang nanay at lolo na naiwan daw sa kanilang bahay noong gabing sumalakay ang paksyon ng MNLF. Papasok pa lang kami ng pabirada ng lustre, nakita na namin yung mga MNLF na may banda ng pula dito, tapos may mga ano na sila, marami na silang naglalakad papunta ng birada. Kaya ang ginawa namin, tumagbo na lang kami, tsaka may mga sakit sila sa puso, yun ang problema ko sa kanila. Kung paano, makakain pa ba sila o ano ba yung sitwasyon nila doon. Nang isa-isa nang inaanunsyo ang pangalan ng mga nakalayang bihag, agad na pawi ang pag-aalala ng ilan. Pamilya ng mga nailigtas na mga hostage, no? Naandito sila ngayon. Eight days, nag-ano lang, woo! Ano yung kinakain? Tubig, sabi niya, nakatext siya, ma'am. Tubig lang daw yung iniinom niya, ma'am. Tubig lang po daw. Ang kanya palang anak na dalaga, namuno sa pagtakas ng may 68 katao. Kaya pinaiwan na muna siya ng mga otoridad para kunan ng salaysay. At tila wala nang papantay pa sa saya ng mga kaanak ng mag-asawang ito. Isinama raw sila ng MNLF habang nagpapalipat-lipat ng pinagtataguan. Nandun kami isang sulok. Doon kami, dinalagyan namin ng ulo namin ng mga kung ano-ano na doon. Sa isang sulok lang kami kung magputukan. Ang mag-asawa namang ito, umuwi pa galing Amerika nang mabalita ang bihag ng mga rebelde ang 2 gulang nilang anak. Ang umibigay namin, miss na kita. Dami po namin pasalubong sa kanya, binitbit namin lahat. Opo. First baby kasi namin yun. First baby. Masaya yung bata pa noon din. Matapang lang talaga. Kaya nang ilabas ng mga otoridad ang kanilang anak, napatakbo ang mag-asawang sabik sa yakap ng kanilang musmos. Naging madamdamin din ang muling pagtatagpo ng mag-anak na ito. Laking pasasalamat nila nang masilaya ng kapatid nilang si Carlos Tupas. Nagtatrabaho si Carlos sa isang planta sa Santa Catalina at siyang breadwinner sa kanyang pamilya. Punta siya ng trabaho. Nung dumaan siya diyan sa may ano, sa may harap nila ni Morte, diyan siya inano, pinick up. Na ano namin sa TV, sir, inatawag lahat yung mga pangalan nila. Tapos, 36 yan. Kapatid ko yun, na hostage. Labis din ang tuwa ng retired police na si Eddie Macaso nang makasama na niyang uli ang anak niyang babae. Pinalaya siya nitong Lunes ng mga rebelde matapos silang pakiusapan ng kanyang anak na pakawalan siya dahil sa kanyang sakit. Bale, ilan po ang mga MNLF fighters? Hindi pwede magkuhan. Marami. Sumasa ilalim sa medical exam at stress debriefing ang mga nakalayang bihag. Kinukuhanan din sila ng salaysay tungkol sa kanilang karanasan sa kamay ng mga rebelde. Joseph, medyo iba-iba ang kwento sa atin, no, nung mga pinalayang bihag. Ang sinasabi nila ay yung iba sa kanila nagsasabi na noon daw naging abala sa pakikipagbakbakan itong MNLF sa mga sundalo. Sila ay nagkaroon ng oportunidad na tumakas. Yung iba naman nagsasabi na talagang pinalakad na lang sila nung kanilang MNLF captors at marahil wala nang gamit sa kanila o no, kaya ay medyo nabibigatan na rin, no, dun sa marami-rami ring hostages na hinahawakan nila ng mga oras na yon. Pero
ang sinasabi ng AFP, masasabing resulta pa rin ito nung pressure na inapply ng militar sa pakikipagbakbakan nila dito sa MNLF. Joseph? Okay, Sandra, muna, no, yung mga nakausap mo at yung mga kwento nila, talagang hindi matatawaran yung pagiging bayani kahit ang mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung babae na namuno nung grupo nila. Joseph, pakiulit mo nga, sa ngayon ay medyo hindi kita marinig. Ano? Okay. Pakiulit mo yung tanong mo, baka sakaling maintindihan ko. Okay, so yung nakausap mo ng mga tao kanina, no, hindi natin talaga, masasabi natin na hindi natin matatawaran yung kanilang heroism, no, pagiging bayani sa mga extraordinaryong mga pagkakataon. Lalo na yung nabanggit mo na babaeng namuno ng grupo nila. So maraming mga ganyang kwento na sila-sila na mismo yung nagpaplano ng kanilang pagtakas, Sandra? Joseph, hindi ko ganong narinig yung tanong mo, no? Pero ang maisushare ko na lamang siguro muna sa iyo, yung mga hostages kanina ay sumailalim dito sa processing na ginawa ng DSWD at DILG, at yung mga kaanak nila ay nagpunta doon sa Camp Batalya. At inaasa, marami pa rin, Joseph, yung maishare ko lang sa iyo, marami pa rin yung hindi nila na-meet yung kanilang mga kaanak, marahil yung iba ay hindi pa talaga nakakalaya dahil di umano ay meron pa ring hawak itong MNLF na mga hostages, at meron ding mga ulat na yung iba ay maaring natatrap pa rin, no, sa ilang mga kabahayan, maaring sila'y nagtatago pa rin, not knowing kung ano na yung sitwasyon sa labas. Joseph, medyo sa tingin ko, maririnig ko na may katanungan ka pa ba? Okay, yung kanina lang na parang nakaka-inspire, no? I'm sure kanina nung pinapakinggan mo yung mga kwento, lalo na yung babae na yan, na sinabi mo, ay namuno ng kanilang grupo para makatakas. So talagang in extraordinary circumstances, yung mga kababayan natin, talagang meron sa kanila ng pagiging bayani. Yes, Joseph, tama ka, no? Kasi ang kinukwento yung anak ni Jocelyn ay namuno dun sa paglabas, no, ng 68 katao. Wow. Talagang makikita mo rin na lakas na loob nung ilan sa mga kababayan natin dito. Ang sinasabi niya, medyo maikli lang, ano, dahil sabi ni Jocelyn, hindi rin niya gaanong naintindihan yung kwento ng kanyang anak dahil sa andami na rin laman ng isip niya kanina. Mm-hmm. Pero ang maikling na ikwento niya sa atin, gumapang, no, sa kadiliman ng gabi yung kanyang anak, ginising niya yung kanyang mga kasamahan, at sila ay tumakas talaga. Sadyang tumakas mula sa kanilang MNLF captors. Joseph? Kahanga-hanga yung mga ganyang kwento. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Ingat kayo dyan.